Nyerika. Nyerika. Mari Pe, balik. Mari Pe, balik. Sini, sini, sini. Sanon. Kailan ni pa rin 'yan? Oh, sinasaktan. Ikaw. Paano ginawa sa iyo? Anong ginawa sa iyo nitong Mama Rife? Ha? Anong ginawa sa iyo? Sino talaga ang sino talaga ang pumatay sa iyo? Yung talagang sumaksak na sumaksak sa iyo, Mama Rife? Ha? Yung pulis. Ruben, paano mo ipapaliwanag sa mga tao hindi niniwala na mayroon talagang ibang mundo bukod sa atin? Yan ang tinatag na napakalungkot na realidad. Mm-hmm. Ang pagsisindi ng kandila para sa mga yumao ay isang matandang tradisyon all over the world. Iba't ibang kahulugan ito sa iba't ibang tao at paniniwala. Kayo po, bakit kayo nagsisindi ng kandila para sa patay? Paano po maalala yung mga yumao na ating kamag-anak? Undas. Siyempre sa mga patay. Saka yung mga kamag-anak natin na sa heaven na. Parang traditional na. Tradition po. Oo. Tsaka syempre, para sa mga namayapa, ganun. Para yung kaluluwa ng atin mga kamag-anak ay may pagdasal para umakyat sila sa langit. Kaya tayo nagtitirik ng kandila sa mga yumao nating namatay na para ma-remember pa din natin sila kahit wala na sila dito sa mundong ibabaw. Para sa marami, ang pagsisindi ng kandila ay pag-aalala sa mga minamahal na sumakabilang buhay na. It is an article of faith. Isang paniniwalang malalim ang ugat. Kahit na ang paggamit natin ng phrase na sumakabilang buhay ay isa ring paniniwala tungkol sa afterlife. Panibagong buhay matapos mamatay. For good or for bad. Ang pagsisindi ng kandila ay isang pagsisikap na muling umugnay sa mga namatay na. Pero maaari bang muling magkaugnayan ang mga namatay at ang nabubuhay pa? Mabuti ba ito o masama? Para sa komemorasyon ng Undas, narito po ang espesyal na presentation ng Isumbong Mo kay Tulfo. May tatanungin ninyo, ano ang paranormal? Ano ang parapsychology? Ano ang psychic phenomenon? Mahabang paliwanagan ito at malawak na misteryo. Kaya nga, ang tawag sa mga ito ay kababalaghan. Not a few dismiss all this as nonsense, however. Siguro dahil ito ay mga kaalaman at occurrences na wala sa saklaw ng orthodox science and scientific inquiry. Kontrobersyal ang mga ito dahil kinakalaban nila ang tinatawag na physical laws at empirical observation. They raise more questions than answers, which I find good since the process expands my horizon and understanding. May isang libro na totoong mahalaga sa akin. Ito ay ang Conversation with God, sinulat ni Neil Donald Walsh, isang Amerikanong media practitioner, artista,
at screenwriter. Sabi niya, tayong lahat ay pinagkakaisa ng Diyos at ng buhay. Ang pagkakaisang ito ay ating makakamit kung tayo ay magtutulungan. Yan po ang aming gabay sa Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation at sa Isumbong Mo Kay Tulfo. Malaking bagay rin ang pagkakakilala namin ni Jimmy Licauco, ni Pinky Tobiano at ni Ruben Salansang. Tungkol kay Ruben Salansang, panoorin po ninyo ito. Sa oras na ito, tinatawag ko yung espiritu ni Marte. Dumating ka ng walang pansala sa katawan ng babae ito at makipag-usap sa amin ng maayos. Marte, ikaw na ba yan? Sumagot ka. Lakas ang boses mo, Marte. Ikaw na ba yan? Okay. Bakit ka narinan sa katawan ng babae niyan? Anong ginagawa mo? Anong kailangan mo? Huwag kang matakot. Narito kami. Tutulungan ka namin. Anong kailangan mo? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Narig ka ako. Narig ka? Alam mo kung saan ka narig? Sementeryo. Sa anong sementeryo yan? Sa dalawang sa okay. Anong taong ka tinirik doon? Noong December. Ilan ang nang-rape sa'yo? Kilala mo nang rape sa'yo? Hindi ko po kilala. Ilan sila? Ako. Napat ka na kung darun sa may sementeryo? Nabisip ako po yung kaibigan ko si Asel. Maripe, huwag kang umalis dyan. Nasaan ka ngayon? Bakit napasok mo yung katawang yan? Saan mo natagpuan ang katawan niya? Maripe, ikaw ang kausap ko, hindi yung ibang isa. Tara mo ba hiningin mo? Maripe, balik! Maripe, balik! Sige. Hindi mo gusto ang makausap ang espiritu kung mapasok dyan. Si Maripe gusto ang makausap. Balik! Maripe, balik! Maripe, balik! Balik! Maripe, naranganan? Maripe? Oh, sino yung sumalisi sa atin? Sino yung sumalisi? Kilala mo? Gusto mo pumanik? Gusto mo pumanik? Ha? Gusto mo pumanik, Maripe? Huwag ka matangkot. Maripe, kung gusto mo makausap, bilangan balik! Ito? Hindi? Hindi, takap po ka na po. Wala. Bakit ba kumiyak? Wala yun. Hindi. Maglalaman tayo. Di naman eh. Hindi. Oo, kung ako dito. Oo, saan si Mati? Tawag natin si Mati, ha? Huwag matakot. Kibigan ko yun. O, kaya nga, huwag matakot. Natawag nga po ulit ang tanong ni Marte. Lumasok dito ng walang pansala. Marte, hindi pa tayo tapos pag-uusap. Bukalas ka na sa katawan ng babae niyan. Gusto ko malaman, Marte, sino yung sumalis eh? Marte, sino yung sumalis eh? Sino yung sumalis sa usapin natin? Sino yun? Kilala mo? Ano itsura niya? Nakitim. Nakatalok mo na itim? Nakatalok. Ilan sila? Dalawa. Nakikita mo yung mukha nila, hindi? Walang mukha. Gusto mo makausap yung sumasalis eh? Pasok. Okay, kaibigan. Anong kailangan mo dyan sa katawang hirap nandiyan ka? Ebigan? Wala. Anong nga ginagawa? Oh, bakit tayo? Diyan ka sa katawan niya. Wala kailangan. Sino ka? Ebigan? Kaluluwa ka rin ba? Hindi. Hindi. Elemento? Elemento ka? Hindi. Kilalim? Ha? Sagot! Kilalim ka? Hindi. Oh, ito ang sinasaktan. Ito. Balik!
Anong dahil na sumasampa ka na yan? Anong layunin mo sa batang yan? Wala, gusto ko siyang kunin. At bakit naman mo kukunin yan? Anong dahilan? Anong dahilan? Para sa akin siya. Bakit mo naman nasabi para sa iyong batang? Ikaw ba nagmimiari dyan? Ha? Ha? Hindi. Oh, eh, ba't mo kukunin yan? Ha? Hindi ba natatakot sa itaas? At bakit naman ako matatakot dyan, ha? Dilim ka, dilim. Bakit alam mo? Siyempre alam ko. Barihan, balik. Itawag natin kasama. Bari ka. Pwede mo nyo ng tubig? Tubig. Yan po ay actual footage ng pakikipag-ugnay ni Ruben Salansang sa mga kaluluwa kaugnay ng isang rape case. Could be one for Ripley's Believe It or Not. Nagzumbong sa amin ang ina ni Marife, ina ng rape victim. Si Marife ay ni-rape sa isang sementeryo sa Bicol. Matapos siyang gahasain, siya ay pinatay. Ang kaluluwa ni Marife ay nanatili sa lupa at sumapi kay Mary Ann. Dapat i-liberate na natin siya. Tanggapin niyo na, kausapin niyo siya, yung kaluluwa niya ngayon. Kausapin niyo na, Marife, kinalalaya na kita. Dapat tanggapin niyo kasi kung hindi niyo tatanggapin, hindi mali-liberate ang soul ng anak niyo. Kasi kung mananangis kayo, gawa nga sa nangyari sa anak niyo, siya mismo hindi makakaano, hindi makakapanik gawa nung na-hold kasi gawa nung emotion niyo. Marife, sila mo na po gusto kong tumulong sa'yo. Eh, ilan ba yung gumahasa sa'yo? Nakalay sa'yo, Marife. Apat. Kilala mo sila? Hindi mo sila kilala. Sino isa? Sino? Adan? Dan? Meron bang? Yung tumbo yung Dan? Paano ginawa sa iyo? Anong ginawa sa iyo ng tumbo, Marife? Ha? Anong ginawa sa iyo? Anong ginawa sa iyo, Marife? Lakas-lakasan mo. Sumaksak po. Siyang sumaksak sa iyo? Yung mismong tumbo yung sumaksak sa iyo? Si Dan? Bago kanya sinaksak, anong ginawa sa iyo, Marife? Paano pag-rape? Paano paraan, Marife, rape ka? Yung kamay niya, anong ginawa? Pinapa? Ha? Saan niya? Ano pang ginawa sa iyo bukod sa pinasok niya yung kamay niya? Yung kanyang daliri? Nilap pa yung didi ko po. Ano? Paano? Nilap yung didi ko. Ni? Ha? Yung daddy mo, anong ginawa? Misis eh, dapat na tibayan mo yung loob mo dahil umupan dahil rin, ha? Tibayan mo lang, ha? Alam ko masakit sa'yo. Alam ko masakit ito sa'yo, Misis, pero... Sino talaga ang pumatay sa'yo? Yung talagang sumaksak sa'yo, Marife? Ha? Yung pulis. Sino pulis? Ang pangalan? Ano pangalan kilala mo pulis? Ha? Ano pangalan? Ay, pulis sa Pilipinatay nga. Sino ba yung Pilipinatay nga yung pulis sa misis? Yung sinakusti po yun. Ano yung tayo niya? Ha? Lakusti po yun. Ano na? Lakusti po ang apelyedo niya. Lakusti? Pilipinatay nga? Opo. Sino pa, Marife? Pilipin ang tenga. Ang dalawa. Anong ginawa sa'yo ng polis? Marife. Anong ginawa sa'yo ng polis? Marife. Marife. Anong ginawa sa'yo ng polis? Ha? Siya nagubad sa'yo?
Tapos? Grape din po niya ako. Paano ang paraan na Marita yung pag-grape sa'yo? Yung nangyari niya po, pinasok din sa ha? Ano? Yung ari niya pinasok sa kanya. Tapos po, pag-arap na po, sinaksak din ako sa ito. Malawak kong beses. Pati pala kulis na masak. Tapos po, hinungan ko po na lagyan ng bato. Tapos po, nabasta, dinuraan nila ako. Ano ka? Dinuraan pa. Dinuraan pa. Pinapastakan talaga. Yan lang po. Natawa ko si Marite sa kamulilan pagkakataon. Hindi ko ang kanyang kaluluwa. Ay, sumandi ko sa kausa ko. Pakausapin siya na kanina. Marite, pakausapin ka ng nanay mo. Again. Awala mo na. Again. Pinapa ko wala kita bebek ko. Sana bebek na tumatulin ng nana at kaluluwa mo bebek ko. Kamu kamu sa matakot. Huwag kang matatakot, baby, ha? Bigyan ka ng justisya. Bibigyan ka ng justisya. Tutulungan kita, baby. At nandito si Sir Tulo po, tutulungan tayo, ha? Yeah. Tarangin kitang ipagtaras. Naife, pinangarap ko sa'yo na yung lumapas na ka sa'yo, mabuhuli, ha? Pagbibigyan ng justisya, ha? Maniwala ko sa mami mo. Umalis ka na. Huwag ka nang sampahan ko na lang yan. Huwag mo nang sapian yung katawan ni Marian, ha? Sige, ikaw sabi mo na yung nanay mo. Nakapin nyo na may ilis for the last time. Ay, baby, mga baby ko. Talaga kita may pagdaras ang anak ko. Oo po. Huwag mo kami pababayaan rin, baby, ha? Papa mo, tsaka sila nini. Ano po yun? Opo. Sige, ano ka? Oo, talungan mo sila ikin. Opo. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Caruben Salansang, ang ating kaibigang paranormal investigator. Caruben. Oo, gusto po. 2005 yan, nangyari. Kaya batang-bata tayong tingnan. 15 years, 15 or 16 years? 16 years. 16 years ago. Ang mga suspects noon, Caruben, if I'm not mistaken, isang pulis. Tama. Isang tomboy. Isang tomboy. At saka yung dalawa pa. Naroon tayo ba? Oo. Yun ang sinasabi ni Marife sa katawan ni Mary Ann, di ba? Binigkas niya sa akin yung pangalan ng pulis. At saka yung tomboy. Tumawag ko sa NBI. Sabi ng NBI, Mr. Tulfo, hindi namin pwedeng mag-umpisa dyan na dahil may kababalaghan yan. Hindi namin, walang ebidensya. That cannot stand in court. Nabalitaan mo ba kung nangyari sa police at saka sa tomboy? Balita ako, pinatay ang police . Saka yung tomboy, ganun din. In short, kinarma. Yeah, nakarma sila. Caruben, paano mo nakakausap yung mga kaluluwa? Hindi lang ako. Lahat kami magkakapatid, nakakausap namin ng kaluluwa. Bata pa kami, hanggang sa kasalukuyan. Ibig sabihin na nasa lahi ninyo? Nasa lahi namin kasi lahi talaga ng mother side ko, lahi talaga ng mga spiritual leader. Ang mother side ko naman namin, mga antingero. Mga kaibigan, na-attract ko po itong mga ganitong kababalaghan. Meron po akong karanasan na isinama ko si Caruben sa aking farm sa Palawan. May kababalaghan na nangyari doon sa aking farm na liblib
na pook sa Puerto Princesa. Ako'y nagme-meditate ng isang gabi. Yung aking partner, natutulog na. Tapos biglang nagising yung aking partner. Actually, tinatawag niya akong honey. Pero ito, iba ang tawag niya sa akin, Ramon. Very commanding. Ramon, sabi niya, bakit ka nagdadala ng sandatang bakal dito? Yung girlfriend ko, Inglesera kasi yun eh. Hindi yun na, tsaka bulubulo yun pag nagsasalita ng Tagalog. Ay, napansin ko, hindi na ako nakikipag-usap doon kay Jeannie. Kung hindi, may iba nang sabi niya, Ramon, bakit ka nagdadala ng sandatang bakal dito? Sabi ko, liblip po na po kasi ito. Kailangan ko ng baril dito. Sabi niya, ligtas ka sa aming kaharian. Tapos, tinapik niya yung ni Jeannie yung dibdib ko. Sabi niya, alisin mo yung puot sa yung dibdib dahil yan ang magiging sanhi ng iyong mga karamdaman. Paano ko kayo makausap uli? Sabi niya, yung marinig mo ang aming tinig sa ihip ng hangin. Very, very clear para sa akin yan. Ihip ng hangin sa lawiswis ng kawayan. Sa hampas ng alon sa dalampasigan. Sa agos ng tubig sa batis. Hindi ko bakit ka, Ruben, napaka makata sila magsalita? Ganun talaga, Kuya Mon, ang mga engkanto kapag nagsasalita. Ka, Ruben, paano mo ipapaliwanag sa mga tao hindi niniwala na mayroon talagang ibang mundo bukod sa atin? Yan ang tinatag na napakalungkot na realidad. Mm-hmm. Kasi paano makikinig ang bingi? Hindi naman siya nakakaunawa. Mm-hmm. Paano makakakita ang bulag kung wala naman siyang paningin? Mm-hmm. At paano sila, paano makikiramdam ang isang taong manhid kung mm-hmm. inalis sa kanya ang tinatag na sense ng Third eye, sabi nga. Mas maswerte tayong naniniwala sa existence ng ibang mga nilalang na hindi natin katulad, pero kauri natin na may kaunawaan. Kasi kapag alam nila na mga ibang nilalang na nirerespeto natin sila, nirerespeto rin nila tayo. Pero kapag sinasalaula natin ang lugar nila na hindi natin alam, sigurado may kalalagyan tayo. Even as one engages in the other side of knowledge and discernment, ang kanyang mga paa ay dapat na laging lapat sa lupa. Para sa amin, ang ibig sabihin nito ay ang pagharap sa mga usapin ng kasalukuyan, sa particular, sa pagtulong sa mga inaapi. In a manner of speaking, ang mga inaapi ay nabubuhay sa dilim. Kailangan silang bumalik sa liwanag. Bakit tayo hindi magsindi ng kandila para sa kanila? Gusto mong patunayan na noong pa man, wala ka talagang mabait ng tao. Law-abiding. Ala, pa! Relax lang natin. Sa panahon ng kadiliman, magsindi tayong lahat ng kandila. Hanggang sa muli, mga higala, salamat sa inyong patuloy na suporta. Ako po si Ramon Tulfo, at ito ang orihinal at totoong karamay ng bayan. Daghang salamat ug mabuhay. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Anong tingin niyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dudutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming posts.
Salamat po.